Ngayon lang, nakita naman natin na medyo hindi pinalad against Team U-Level. Well, yung Blacklist International, last week, no, nahuli nilang laban, is hindi rin sila pinalad. So, tignan natin ngayon kung sino sa kanila ang makakakamit ng kanilang inaasam na panalo dito sa ating series. Tama ka nga dyan. If I'm not mistaken, Blacklist International, Baymax, naka 2-0 sa kanila is Team Payaban. Payaban. Team Payaban. 2-0 yun. Pero going in strong naman din sila. It was a close fight kahit papano, mga kaibigan. And for Amihan Gardens naman, Baymax, as we witnessed earlier, the Series 1, it came to a close fight as well. It was a 2-1 round. At Baymax, let's head on to the comment section para maiba. Ang dami nang ng ating mga kaibigan. Minus twice daw sa Blacklist, sabi ni Hashima. Maganda yan. Tinanong ni Crook, di ba? Saan nyo nakuha yan? Pabulong naman. At bakit? Di ba? May mga ano kayo. Yeah. Idea. Ayan. And shout out din dito kay ano. Kay Ronnie Roy Rivera San Jose. Yun. Solid din yan si Kuya Ronnie. And si SP1. Present din, Baymax. At yan na nga, guys. Don't forget, later on, every after the game, or kung gusto nyo ngayon na, mag-post na kayo ng mga witty comments. And the most important thing is, don't forget your sharer badge. Kailangan nakashare yan in public, guys, ha? Kasi hindi kayo magkakaroon ng sharer badge kung hindi public. Yes, and syempre, kung sino yung magiging like na comment dyan ni Boss Rod P, syempre, yun yung magkakaroon ng 1163 Diamond. Kaya keep on commenting, liking, and sharing the stream. Tsaka Baymax, ma-remind ko lang din, we also have a TikTok dance challenge sa Palag-Palag. So don't forget to check the Moy Moy Palaboy page, Juicy Lemon page, and RC Cola page for more detail. Naku, so, ano nga pa? Yung mga premyo nung ano, yung premyo nung Palag-Palag TikTok dance challenge. Magusto nyo lang malaman, guys, grabe. Yun. Ang pinapamigay lang naman natin dyan ay limang smartphones and of course 570 diamonds. Hindi na rin masama, Baymax. Grabe, kung sa inyo magpasa na kayo kasi makikita nyo magpapasa din daw to si Atineb na balitaan ko eh. Nagkakandaan ko yan, guys. Gusto ko kasi yung mga may transition. Oo, yung mga gumagano ng suot pagkapos. Kaso diba? Baka mawala respeto nyo sa akin. Hindi kasi ako dangerous. Pag naita nyo ako yung sumasayaw to, Diyos ko Lord. Wala na. Hurricane dance ni Akai, Baymax. Pasok na pasok. Parang yung hurricane dance kanina ni Lian. Diba? Huling-huli sa akto ang pag-iipit doon sa helicopter natin. Pero speaking of huling-huli, Baymax. Ay, look at this. Ban for the side of Amihan Guardians. Huling-huli nila yung weakness nila kanina sa U level. The Alice Yuzong tandem. Binana yes. Nila. Yes, and syempre napanood din ng Blacklist International kung paano gamitin ang Amihan Guardians, yung Prodi and yung Uranus. What a nice ban! Coming from both sides of our team in Maring Athena, eto na-open nga lang, sadly. Ayan lang. Parang, nako. Even though nerfed yan, tignan natin. Kung malambot na nga ba, kasi yung Uranus kanina, na-nerfed yung regeneration tsaka yung shield increase ng ultimate. Pero ganun pa rin siya kakunat halos, so walang pinagbago. Okay lang, kasi in-nerf talaga dyan yung mga players, guys. Oo. Kung gusto niya magkaroon talaga ng ano, nerf round. Bawasan niya ng daliri. Joke lang. Medyo gory. Pero dito, way back. Look at this, Blacklist International went for a double fighter na prior pick or side lane natin, safe to say. Xborg and the Johead. Pero most probably, pwedeng gawing support Johead to ah. Or acting tank Johead, maring at pinapwede pwede. Pero on the side of the Amihan Guardians naman, we can already see their hyper carry. No, si yun. Actually, tatlo eh, sa most ban hero dito, ang hawak ng Amihan Guardians ngayon. No, Barat, Selena, and yung natin. Tignan natin kung paano nga baka counterin ng Blacklist International yan with their third pick, yung ating Ling and Selena ng yun Amihan nga, Guardians. Eh. Most ban, most feared, that is a very scary first three picks dito ng Amihan Guardians, Baymax, Blacklist International. Ano nga ba ang ipang sasagot? Will they go for a hyper carry agad? Yes, they will. Yes, they did. They did go for the hyper carry and that is going to be the cockroach, mga kaibigan. The cockroach crunch. The cockroach crunch. Nadubulol pa nga ako.
Yes, and onto the side of Amihan Guardians man, we don't have an another offlaner tsaka isa pang tank. No, para sa side din. So tingnan natin kung tatanggalan nga ba sila ng tank ng Blacklist International knowing that the Kofra is still open. Pare Athena, and marunong gumamit ng Kofra si Jace. Yun nga eh, marunong gumamit ng Kofra si Jace. So what will ano pa ba possible ban dito? Except for the Kofra. Kasi kanina naban na nga yung Akai na sinasabi natin. And ano pa ba kulang? Side. Mga side. Strong side. Hey. Ay, hindi. Noble Core? Hyper-carry, oo. Ano? Possible dito si George. Si Tam. Jungle. Tam. Saka ba na rin pala? Si George, yes, possible. George, pero Atlas. Atlas. Nood yes, ang Blacklist. Nanood talaga, Maring Athena. Nakita nila kung paano mag-set up si Jace, no? Pero this yun time, na. Sila ang aagaw dito ng ating Kofra. So the only proper tank left for Amihan Guardians going to be George? Possible? Or? Possible, si ano, yes. Khalid. Khalid acting tank pwede nilang gawin. Mali ka naman ang sinasabi, Baymax. Eh, dapat pagsasan mo Khalid. DJ Khalid! May DJ. Buhay. J. Khaled! Another one. Yon. Ulak sa buhay eh. Pero complete. Para mabuhayan ang inyong mga dugo ngayong hapon, inom muna kayo ng fruit soda orange. Isa sa, family na cute bottles natin. This is one of my faves, guys. Uy, maresto tayo! Meron ako ditong invisible. Ayan. Is that juicy lemon? Ah, citrus. Favorite ko citrus tsaka tong fruit soda orange. Yeah, Rapsy, eh, no? Pero speaking of Rapsy, the tandem, Baymax, Angela. Is Angela back na nga ba? Oo, tignan nga natin dito. No, actually, nanlaki yung mata ko na nakita kong nilaki yung Angela. Yan nga eh. Expecting an Angela dito sa tournament yes. Natin Legends. Pero tignan naman natin for the last ng Blacklist International, wala pa silang support. So, the Kagura and Chang always still open for a support dito. Side nila. Valor is also possible for their lineup, Baymax. Pero Chang'o is the next best option kasi for Blacklist International, there are also fans for their Chang'o, if I'm not mistaken. Ginamit din nila sa isang game nila against Team Payaman. Payaman. Pero i-search ka later on, guys, para to be clear. Para may basis tayo na binabasehan dito, Baymax. Pero lineup-wise, pilihan portion muna tayo. Sa ano ako dito? Sa Amihan. Amihan Guardians ako. Because of the Barats, tapos yung ating Lancelot. Ay, actually Ling, sorry. Ling. Ayan. Lineup wise, I'll go for Blacklist International early to mid ah. Pero pag maaga nilang nabaog or na-shutdown dito yung Amihan Guardians, go for Blacklist. Pero pag nalimutan nilang i-shutdown dito yung Ling, tapos mag-scale up agad ng early to mid, eh delicate sa pwestuhan or magiging lagay nila dito, Baymax. Yan, so titignan natin yan. Ako, I've gone for Amihan Guardians because of yung Barats. Pag hindi nila ko napigilan na mag-rack up with gold, look at that avarice, di ba? Kapag nakapag-rack up, pag-rack up ng gold dyan, kahit medyo malate na yung Ling, as long as kayang i-hold out ng isang Barats yung laban, malaking magiging chance ang Amihan para sa isang comeback. Yun, malaki talaga ang magiging chance, Baymax. And ito na nga, welcome to the Land of Dawn, a battle between Amihan Guardians and Blacklist International. Pero dito sa may middle lane, Baymax? Grabe naman. Aga? Aggression na pinapakita dito ng Blacklist International knowing na wala yung hyper carry ng kalaban dito. Pero look at Aqua, activating the hyper carry ng Amihan Guardian onto that blue buff. Pero right now, sila yung nadehado, sila yung na-late ng clear ng... Ayan, medyo nadehado talaga yung trade-off na yun, Baymax. And as you can see here, medyo malikot agad si George, yung King of the Jungle natin, spotting killer from Manila. George talaga namang zoning out ang ginagawa nila rito. And mukhang napilitan mag-red buff or mag-orange buff dito yung Hellcurt natin, giving the opportunity for the Amihan Guardian to steal this purple buff and walang magawa ang Blacklist International dito. Aqua with the tech. Malahagi si George. Under the turret, Aqua will be flicker. Pero disengage siya muna from Amihan Guardian. Medyo may kalamangan ng gold ang Blacklist International. Pero
buff control. Hawak to ng Amihan. Kier, delikado yung kaligayan. Very low on HP. Medyo aggressive play yung pinapakita nung ano, no? Nung Angela Amihan natin sa main top lane. Yes. Even though, eh, na... Nag-isa siya. Nag-isa siya. And natatalo siya sa exchange na yun. Tama ka nga. Medyo egoless siya doon. Tapos yung apat na miyembro niya, heavy rotation agad yung pinakita doon for a purple buff, Baymax. At yes, early on, nakita man nila, binitawan na lang agad ng Hellcurt. That is a good shot call na rin, eh, no? Too risky. Pero ito, risky na nga rin ang lagay ni George natin, Baymax. Eh, tamang-tama yung sabi mo doon, talagang risky plays ang ginagawa ng Amihan dito. Look at Zach. Talagang hinahabol ng tatlong miyembro. Ejector ay babibitin. Mabigat. Supra, guys. Coming from the Angela. Nako, patay! Hyper carry na si Hellcurt. Malakaibigan agad ng Angela support. Yes, that is a very rare sight indeed, Baymax. That is an Angela versus a Hellcurt. Solo kung solo, pero dito sosolohin na rin ni Ezo ang sakit. Pero hindi ako maka-move on. Grabe naman yung playstyle na pinapakita ng Angela. Aggressive support yung ginagawa niya rito. And look at that, talagang aggressive yung pinapakita niya. Talagang skill one. Look at the damage na pinapakita niya against Dexstar. Dexstar still try to run away. And look at that. Luckily, nagkaroon ng shield. And that is not the comeback with Dexstar against Angela ni paring Kepler. Here, look at that abyssal arrow connecting sa mukha ng ating Chang'o. Grabe, Baymax. Kaso sa kaasiman niya, hindi na siya nakapagpigil. Sabi ni Chang'o, eh, alam mo naman, pag may hawak ko ang buwan. Oo. Tsaka ginisa siya sa sarili niyang mantika doon. Pero dito, JS again with the Hilda, very aggressive. Speaking of very aggressive, look at Eman talagang pumapasok. Even though against the Kufra, hindi pa natin nakikita yung kanyang ultimate offense. He's been activated, taking down Esson. Esson is down. Aqua is still there. Look at Eman dancing right around the enemy. Pero hindi siya mahabol dito. Habulin niya ba sa Hellcurt? Hindi. Disengage lang muna. Coming from the Amihan Guardian. Props dito sa team ng ano, ah, ng Amihan Guardian, yung respawn nila, sobrang bilis. Nandun agad yung mga backup. Speaking of backup, naku, kinain ang tropa natin. Si Aqua, wala na rito ang Firaga armor. Si Trite run away, pero the slow is there. The disable will connect. Taking down another member of Blacklist International, Jace. Talaga namang aggressive playstyle ang pinapakita dito. Yes, Eson, diba? Jace. Ah, ang ganda na yakap ng karapate. Pero look, at Hellcurt, talagang dun sumusundot na lang over the backup. Ipis talaga ito, eh. Nasa solo lang. Medyo messy yung naging clash natin dyan, Baymax. And this is another extended team clash. Makikita naman natin yung naging trade-off doon, naging audition time, eh, for the side of Blacklist International. Napansin mo, dads na kasi doon si Eson. Pumasok pa rin sila. It was a questionable, ah, very questionable move coming from Blacklist International. And the positioning from Blacklist Dexstar here, gusto niya sana pumitasin ng kahit isa. Hindi lang rin siya nag-succeed kasi nag-focus pa siya doon sa a bigger objective, which is the turtle. Uy! Right now, speaking of objective, talagang gumugusto ng objective dito yung ating Blacklist International, pero hindi nila kakayanin yung dalawang miyembro dito. Look at Eman. Talagang hinahabol si Killer. Killer, very low on HP, pero disengage siya lang muna. Galing sa magkabilang. Naku, sayang yung kill na yun, no? Yes. Kinumitan pa sila na marami. Speaking sayang of commitment, grabe yung commitment dito. Jace, pero sumanib na nga yung Angela natin. Buhay pa si Jay. Ang kunat! Grabe naman talaga ang shield na binipigil ng isang Angela. Grabe! Yung ano natin, King of the Jungle, alam mo pag King of the Jungle, yun, nag-roar siya habang tumatakbo, dagdag! Nalakas na nga rin yan, Baymax, saka alam na ng Amihan Guardian na na-exhaust na nila lahat mga ultimate nila just to chase down George or si Hilda natin. Pero speaking of chase down, Lahat ng miyembro, look at Eson, very low on HP, nahabol talaga ng paring Ling. Si paring Ling dito, napilitan tumanon sa pader, Eson, still running away, pero look at Jay nandito sa medikuran. Aqua natalian dito nung ating Angela, pero Eman, hindi nag-aatom, pumasok, pero nag-commit. Speaking of commitment, nako, luckily nagkaroon ng shield coming from the ejector. Yes. While ang ating Johead dito, Aqua is safe, pero onto the bottom lane si Killer. Yes. Ano lang, Killer cutting from Manila. Sabi niya, hindi muna ako magbabakasyon sa probinsya kasi I'm killer from Manila. Focus far na lang din siya dito sa bottom side, Baymax. And speaking of close call, kung sa malamang hindi nagka-shield doon si Joet, does it? That is another negative point for their side. At unti-unti nag-scale up dito ang Amihan Guardian. Pero lapit or close na close pa rin in terms of gold dito, Baymax. And with the death count, that is 5-6 pa lang naman. Another teamfight is bound to happen. Yeah, speaking
kung off teamfight lang ako, pumasok na nga dito yung league natin. Pero the silence will connect. Jay is the only one left and I... Tamatay din with the magic sarap, hindi pinit tumakbo. Pero the knockout, they're coming from the ejector. Blacklist International taking the lead with the 2-4 non-exchange. Grabe. Very aggressive plays na yung pinapakita nila dito. I think they already know na kaya na nilang lumaban. Yes, at alam kasi nilang hindi sumanib si Angela. It was a decision na kailangan nilang gawin. Kasi kailangan mag-def ng Angela. This is now or never, kumbaga, sa Blacklist International. And unti-unti nakukuha na ng Blacklist yung tempo or yung groove ng Amihan Guardian. Kung kanina sila yung nagiging reactive, this time around, they are setting or when or what yung magiging part your team fight natin. Speaking of another team fight, medyo mali ang pasok. Oh, ang ganda ng yakap ni paring Eson doon. And I think kailangan na mag-ingat ni paring Jace doon sa kanyang pag-ikot, especially kung ganito kalikot ng miyembro ng kalaban. And right now si Andre ang isusunod. Ayun on lang. The captain, hindi na magtatagal. Sayang ang ultimate ng Angela natin doon, mga kaibigan. And Blacklist International totally dominating the field dito. Hindi na makakontrol ng mapa ang Amihan Guardian to the point na hindi na rin nagkakaroon ng purple buff yung Ling natin. Yes, eto yung sinasabi ko earlier, Baymax, na early to mid, Blacklist International has to shine through or to scale up their gameplay. Pero makikita naman natin dito, sinunod talaga nila yung checklist, kumbaga, to dominate this round. Pero hindi pa naman tapos ang boxing, pero si Zach patapusin na yata. Yes, speaking of Zach, talaga namang inahabol siya dito, and nagkamali siya doon, no? Pinilit niya. Even though, yes, nag-connect yung Abyssal Arrow mo, you don't have the rights to dive in, especially merong Kufra sa harap mo. And I've seen na pinilit niya eh. Nag-dive siya pero na-cancel out siya ng bouncing ball. And that is the reason kung bakit muntikan pa siyang mapitas. Tama. Gusto ko yung sinabi mo ha, she doesn't have the rights. Pero speaking of rights, mukhang si Akoya at trespassing. Grabe, no? Luckily may ejector. Ang isang unit ni Athena yun. Safely nakatakas siya dito and right now Blacklist National taking another turtle for their team. And eto, hindi ko napapansin masyado si Andre, wala masyadong setup, pero siya pa yung na-setup pa ngayon dito. Nako, napilit ang kainin ng follow up galing sa mga miyembro nila. And wala magawa si JS by Kila from Manila, pero the follow up is here. She's been activated. Look at Emma, not enough energy daw, nakapulot ng kanya mga spada. Healer very low on HP pero may immortality pack. Hindi na makakatakas ang kaya natin with the last insanity dito. Wala ng Firaga armor. Tignan natin kung ita-dive. Oh, what a nice flicker! Dodging that Ling, mga kaibigan. Aqua taking down ating Selena. Dexter still chasing Kier. And walang magawa ang Amihan Guardian natin, Mario. Sabi. Sa nangyaring trade-off na yun? Ay, di nagkaroon ng trade eh, actually. Was hurt dito sa side ng Blacklist International kahit na sila yung nag-extend dito. And look at that, another aggression ang pinapakita ng Blacklist International. Ito yung kailangan nila eh, to win this game. Amihan Guardian is very problematic na dito, Baymax. Kasi care, hindi na niya nagagawa yung job niya. Nagiging, taga-death kumbaga. Hindi siya makasanib sa crucial moments na kinakailangan for Eman. Pero speaking of crucial moments, nakasanib na siya. Dito, pero the silence is here coming from the headcourt. Look at the last insanity coming from Kila from Manila. Andre, very aggressive place. Pero look at Eman, talaga pinapasok natin ang miyembro dito. Target niya si Dexter, pero not enough damage para mapatay agad. Aqua is the only one left. Pero what a comeback! Ubos ang ng miyembro ng Blacklist International dito, and they now have the opportunity to push down the entire middle lane of Blacklist International. Basag hanggang dulo ito, mga Rekatina. Tama, ito yung sinasabi ko na kailangan gawin ng ating Angela, yung kanyang work eh, yung kanyang ultimate, which is the Heart Garden. Look at that, saktong-sakto with the RC instant replay. Kuha ang sarap ng posisyon nila dito, mala RC Baymax. Grabe naman talaga, speaking of RC, no, like na like ko yung ginawa nung Ling dito. Parang alam niya kung sino yung tatargetin niya. Inuna niya yung malalambot, no? Yes. Inuna niya si Hellcurt, sinunod niya si Dexter bago siya na-prioritize ng ibang hero na makunat. Good job sa kanya. Tama, tama. And speaking of prioritizing, they prioritize the mid lane, Baymax. Ito naman ang pinaka-importante kasi sa lahat ng laning natin dito sa Land of Dawn map, mga kaibigan. Ito yung fastest lane eh, kumbaga.
And look at that, inhibitor turret lang naman na na-takedown nila. Unti-unti, naikot nila into their favor yung kanilang disadvantage. And that is a very good thing. Matinding mind reset ang kinakailangan pagdating sa ganitong game, Baymax. The composure is there, the discipline, unti-unti, na-execute na nila yung mga gusto nilang pick-ups and plays. Yes, and a good thing to para sa kanila, no, especially for the Link. Kasi hindi na nila kailangan na mamroblema or kabahan na lagi silang maagawan ng buff. Kasi once na mag-push out na yung mid lane, which is they have advantage with the super minions, ano na, hindi na nila poproblemahin na unahin yung buff nila kasi mas uunahin ng Blacklist International kung tumipensa ng base nila. Yeah. At ang gusto ko na dito, si JS and Andre na yung humaharap. Imbis na kanina, si Zac puro siya, solo na solo. Yung Asi moments niya, yung pag nag-connect yung arrow, akala niya may rights na siya, kumbaga. Pero dito si Eman, tinatry nila i-chase down. But no, masyado malikot ang isang Link. And all the abyssal arrows and abyssal traps dito ni Zac is connecting as well. So yes, unti-unti, this is their group, this is their time na talaga. Yes, and kung hindi mo napansin kanina, Mari Atina, nahuli na rito si Jay, no? Pero hindi nila kinayang damage ng shield. Lalo na ito nandun siya sa loob ng damuhan. Andre as well, though, very low on mana. Talagang very aggressive ginagawa nila rito. They do not want the enemy team to take the Lord. And nako, nahuli dito sa Hellcurt! Grabe naman yung playset. Ako po, na-destruct. Wala nang hyper carry ang Blacklist International. Eson is your target right now. Hindi natuloy yung kanyang yakap ng kalapate. Pero Eson is still alive. Binabal ka lang ni Ling. Look at the damage siya binibitawan dito. Yakap ng kalapate. Pero killing spree. Si paring Kier. Type of blaze binactivated. Hinabal dito yung ating Angela. Still trying to run away. Pero look at the finish. The slow is there. Grabe yung damage siya binibitawan dito ng Blacklist International. Pero the backup is still Andre without it. Actually, walang mana. Aqua na i-pop off. Speaking of pop off, putok ang buhay ni paring Dexter kasama ni Aqua. Killing si Andre. And I think Amihang Guardian takes game number one dito, maring Athena. Killer with the immortality pero inisnab na. They really want this victory, maring Athena. Amihang Guardians